Pag nagkataon, instant milyonarya raw ang Pinay domestic worker na nagdemanda ng harassment laban sa Hollywood actress na si Sharon Stone. Pero mas mabigat pa raw sa pera ang totoong habol ng Pinay. Kaya niya itinuloy ang laban. Narito po ang aming eksklusibong report. Magdadalawang linggo na ng sampahan ng Pinay domestic worker na si Erlinda Element ng kasong harassment ang aktres na si Sharon Stone dahil umano sa matinding diskriminasyon at sa ilegal na pagkakasibak ng Pinay sa trabaho. Sa panayam ng Radyo 5 program na Punto Asintado, sinabi ng abogado ni Element na tiwala siyang malakas ang kanilang kaso. California employees are protected against harassment and discrimination. Ang trial jury raw sa California ang magtatakda ng dapat bayaran na danyos ni Stone. Bukod dito kaya kwentahin din ng trial jury kung magkanong dapat bayaran ni Stone simula ng illegal niyang sibakin ng Pinay helper. Sa tansya ng U.S. immigration lawyer at ngayon ay News 5 anchor na si attorney Mike Templo, hindi bababa sa 1 milyong dolyar o halos 43 milyon pesos ang posibleng makuha ni Element mula sa aktres sakaling manalo sa kaso. Hindi yung posibleng ganun ang hinihingi nila, pero hindi nagkakalayo kung mga 1 million nga. If the jury finds Sharon Stone guilty, how much do they think Sharon Stone needs to pay para ma-feel niya talaga na mali yung ginawa niya? Dati nang itinanggi ng kampo ni Stone ang akusasyon, gusto lang daw perahan ng kampo ng Pinay ang aktres. Pero giit ng abogado ni Element, hindi pera ang habol nila. Maganda na raw ang buhay ngayon ni Element at gusto lang nitong may panalo ang kaso para may paglaban ang karapatan niya. How is she doing right now? She's doing well. It's very difficult for her. She did not want to be in the spotlight. Posible raw abutin ng isang taon ng pagdinig. Manalo matalo, balak daw ni Element na umuwi na sa Pilipinas para makapiling ang mga anak niya. Erwin Tulfo, News 5.